Pero nagbago ba ang plano mo dahil natagpuan mo dito sa Pilipinas ang love of your life? Yes! I'm sure ito yung pinaka-major na nagpabago dun sa mga plans mo. Tama yung talaga yung pagbabago. Kailan yung talagang nagustuhan mo na siya? Actually, naging siya stalker kasi he became really good friends with my best friend during the time. And I told him, you know, I've heard about your past. Medyo mabigat, hindi ko ready. I interrogate him from left to right. He was sweating all over. Literally, I ask everything that I want to totoo ba yan? Kasi makikita ko sa Google, kasi Google ko siya, of course. Yes! Makikita ko sa Google, merit ka. Hindi! Anaw na ako, are you sure? Nasa yung papers, meron ko sa bahay. Para sa'yo, sabi ko. Oh, rinig ko na lima yung mga anak mo. Hindi, apat. Sabi ko, are you sure? Lahat. Of course, foreigner ako. So I don't really know sino-sino. Ano yung challenges na encounter mo sa pagkakaroon ng Pinoy husband? I'm not so sure if it's because it's Pinoy. But I think maybe it's more because of the nature of his business. Pagiging artistang Pinoy. Artista yun. Of course, medyo may looks siya, diba? Medyo guwapo. So, yun na-encounter ko kasi... medyo ha? Guwapo si John Estrada. Sige, guwapo yung asawa ko. Yun. So, yung na-encounter ko na sometimes... So, kahit malalaman nila na may asawa yung isang lalaki, sometimes they still pursue it. Ang hirap. Paano mo ito pinaglalaban? How do you cope up it? Cope with... Siguro, usapan-usapan lang kami dalawang mag-asawa. Sinasabi ko sa kanya yung lahat na hindi ako komportable. Like, halimbawa, kasi si John, he grew up also in show business. So, yung nangyari sa kanya, sabi ko sa kanya, sometimes masyado ka friendly eh. Sabi niya, hindi! Yes! Kasi yung mga lalaki paminsan, hindi nila na-realize ng konti tawa lang, tapos akala ng iba na okay na eh, gusto nila sila, di ba parang ganun? So sabi ko, just make sure that everything, the way you move and the things that, kung paano ka ng, to interact with being some babae ng single, just make sure that she's not getting the wrong, impression. Ilan taon na kayong kasal ngayon? 5. Oh! 5 years. Happily married. Ayan na. And the rest is history. Ika nga tungkol sa love story niya ni John.